What's up mga YouTube viewers at saka sa mga DIYers dyan na mahilig mag gumawa ng mga experimento and project. Ito, finally, mukhang matutupad na ang aking matagal na gusto kong gawin sa buhay. Na ngayon na wala na tayong trabaho sa opisina, marami na tayong time gumawa ng mga iba-ibang mga project na gusto kong gawin. Ito, ang una nating project na gusto kong ibahagi rin sa inyo para sa kaalaman ng gusto kong gumawa o sumunod. Next, sumunod ka sa yapak, yun, no? Pero ito, 2.1 Bluetooth soundbar project na gawa sa, ito, galing sa dati kong sinetapan na tricycle na arbor ko yung 6x9 speakers niya. Akai, original Akai 3-way coaxial speakers. Tapos meron tayo dito transformer na galing sa old Karaoke na nakita ko sa basurahan. Kinuha ko yung transformer, working pa naman. Kaya ito, bumili na ako ng apat na diode, 6 amperes, tsaka capacitor para sa supply na magbibigay supply dito sa ating Bluetooth and USB decoder with FM din yata ito. Yes, tama. Nabili ko siya sa Lazada, worth 200 pesos. Mura siya, pero good quality naman yung binibigay niyang sound na sinesend sa amplifier. Kasi nasabuhan ko na dati ito noong active pa ako sa car audio at sa mobile audio. Ito, 1 year ago, nabili ko sa Lazada. Sabi ko kasi ako, bibili ako ng ito para sa bala ko sana nauna na to amplify ng speaker ko sa PC, pero bumili na ako ng speakers para sa PC, kaya ito naisipan kong gawin na lang para sa binabala kong soundbar project. Tingin ko kaya naman ito ang 6x9 kasi as per the specs of this mini amplifier, 100 watts naman yung power niya, pero tingin ko nasa 50 watts RMS lamang ito. Okay naman yung quality niyan sound dyan nung chinek ko nung nag-bench test tayo. Maganda naman yung sound quality niya. Okay yung pag-deliberate ng sounds niya from the source ng player. Basta okay yung player. Definitely maganda rin yung output ng amplifier sounds niya na isinesend sa speaker. So ito, mayroon, bumili na rin ako ng maliit na exhaust fan, 12 volts, and AC plug. Wala pa akong idea sa presyo kasi nalimuto ko ng exact price nito. Pero ito, I think nasa around 350 lang ito nung binili ko nga dati. Pero ngayon nakita ko 400 something na siya. Kasi dumami yung reviews niya. So ito. Ito na yung sketch nung balak natin gawin. Medyo may kagandahan lang yung drawing natin, pero okay lang, medyo sablay sa drawing. Basta yung output nung kalalabasan pala nung gagawin nating project is maganda naman, di ba? So ito, meron tayong fuse holder. Naghahanap ako nung fuse holder na minamount sa wall, pero wala akong makita, so okay na to. Pati nasa loob naman siya, kaya okay lang. Tsaka 5 amperes 220 na fuse para safe lang. Para iwas sunog, kumbaga, diba? Lahat naman ng bagay gusto natin maingatan eh. So, kailangan safe tayo lahat. Tsaka ito, RCA output. So, ngayon, tatabasa tayo ng kahoy. Okay. Ayos, gitabi na tayo sa paggawa ng soundbar enclosure. Babalutan na lang siya ng carpet. At patetas na natin ng soundbar natin. Sa lokoyan na natin winawiring ang mga power supply, tsaka speakers, tsaka itong amplifier. Itong unang ginawa nating supply na 6 amperes lang. Pinalitan natin ng rectifier na 50 amperes para sa mas malakas na current
amperes na may bibigay, kasi unang plano natin is 2.1 channel lang, pero soon parang gusto kong dagdagan ng 2.1 na mini amplifier pa or 2 channel pa. So saktong-sakto na itong 15 amperes na rectifier para masok pala yan yung dalawa pa nito. Kasi parang sobrang haba nitong nagawa nating soundbar, pero parang may kulang dito. So ayan, update ko na lang ulit. Ang tamang pag-wiring nga pala ng rectifier, kung mapapansin nyo, yung isang pin dito is may nakalagay na positive sign. So ito yung magiging direct current positive natin. Tapos itong isang katabi niya is AC. Ito rin sa kabila niya is AC. Ito naman yung magiging negative natin. So itong capacitor natin, parang ano rin siya, ito yung mga diode na inassemble natin eh. Kung mapapansin nyo, ganda din yung style nyo. Ito kasi is hindi mo na kailangan i-assemble eh. Kumbaga parang ito na yung katumbas nito na buo na. So ito mapapansin nyo ulit, merong negative sign dito. So ito yung dito sa isa, tapos itong isa positive. Diba, nilagay na. Tapos yung isa dyan, tapos itong wire nito is dito naman. So ganun din, kagaya nito yung isa. Okay na, naikabit na natin lahat. Naglagay tayo ng isang Trany na 7813 para mapababa yung voltage papunta dito sa MP3 Bluetooth player natin. Kasi ang voltage nito is nasa 20 eh. Baka masunog yung board ng player natin. So ito na yung rectifier natin na bago na 15 amperes. So ito na yung AC output sa RCA output para sa external subwoofer na balak din natin gawin para mabuo yung 2.1 channel natin. Yung fan natin, hindi ko muna kinabit kasi nagkakamera ng humming sounds. Siguro dapat gawan ko na sariling power supply yung fan natin para mawala lang yung humming sounds na naririnig natin sa speaker. So, itetest na natin.